We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Karaniwang sanhi ng acute gastroenteritis o pamamagaan ng bituka ang viral at bacterial infection ayon sa Health Authority. Samantala, umabot sa 21 ang mga tinamaan ng naturang sakit ayon sa tala ng Batangas Medical Center. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Gawin na ng inang si Christy ang paghuhugas ng mga gamit sa kusina bago at pagkatapos itong gamitin. Bilang pag-iingat at para makaiwas sa sakit, tatlong chopping board pa ang ginagamit nila sa paghahanda ng pagkain sa bahay. Mahal magpa-ospital. Tapos at the same time, may mga apo ako. Dapat maging malinis na rin tayo kasi yun ay para sa atin na rin. Alam niyang diarrhea ang posibleng sakit na makuha kung magiging pabaya sa pagluluto at paghahain ng pagkain. Iniiwasan daw nilang may ospital sa pamilya. Sinatakloban kasi number one talaga yung malangawan. Yun ang iniiwasan namin. And after malamig na, lagay mo sa ref para sa storage, proper storage. Ganitong araw dapat ang ginagawa ng marami para makaiwas acute gastroenteritis ayon sa eksperto. Gastroenteritis ang pamamaga ng bituka, sanhi ng viral at bacterial infection. Ang trabaho kasi ng bituka, especially your small intestine at saka large intestine, is absorption of water. So kapag ka paga ito, hindi masyado nagpapunction yung absorption, kaya ang lumalabas dito more commonly is diarrhea. Karaniwang nakukuha ito kapag madumi ang pagkakahanda o pagkakaluto sa pagkain. Sintomas nito ang pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdurumi. Kung mapapabayaan, madedehydrate ang isang individual. Nitong 2023, tumaas sa 517 ang mga nagpakonsulta sa Batangas Medical Center dahil sa dehydration. Mas mataas ng 20% kumpara noong 2022 sa 414 ER consultation. Madami nagko-consult kasi alarming din naman na may pagbabago sa pagdurumi o kaya pagsusuka. So syempre, ang system nito, ang mga pasyente pupunta sa hospital, nagpapakita na din naman, pero ina-assess ito ng mga doktor on the level of dehydration. Nitong nakaraang Disyembre, umabot sa 21 admission ang naitala sa Batangas Medical Center na may kinalaman sa gastroenteritis. Natugunan naman daw ng atensyong medikal ang mga pasyente. Karaniwan daw na tinatamaan ito ay mga bata. Kaya't paalala ng health expert, panatilihin ang kalinisan sa loob at labas ng bahay. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ipinasa ng kampo ni Catherine Camilo ng reply affidavit at motion to inhibit sa ikatlong preliminary investigation ngayong araw, January 17. Nanawagan din ang ina ni Camilo sa isa sa mga sospek na si Jeffrey Magpantay na magsalita na. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Mahigit 3 buwan matapos may ulat na nawawala ang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilo, unti-unti na raw nagkakaroon ng linaw ang isinasagawang preliminary investigation hinggil sa pagkawala nito ayon sa pamilya Camilo.
Dumalo ngayong araw sa ikatlong preliminary investigation sa Batangas City Hall of Justice ang pamilya ni Catherine Camilon na naghain ng reply affidavit kaugnay sa counter-affidavit ng kampo ni Police Major Alan De Castro. Nagsumiti rin sila ng motion to inhibit o ang hiling na ilipat ang pagdinig ng preliminary investigation sa Regional Prosecutor's Office sa Laguna. Kaugnay sa reklamong kinahaharap ng pangunahing suspect sa pagkawala ng kaanak dahil umano sa posibleng nagiging impluensya ng legal counsel ni Jeffrey Magpantay ang isa pa sa mga suspect. Ayon sa pamilya Camilon, napag-alaman nilang dating Assistant Provincial Prosecutor ng Batangas at dating Presiding Judge sa Regional Trial Court Branch 86 sa Taal, Batangas, ang naturang legal counsel ni Magpantay. Hindi na muna idinetalya pa ng pamilya Camilon ang iba pang mga aksyon ng kanilang panig, ngunit umaasa pa rin daw si Rose, ang ina ni Catherine, na magkakaroon na ng linaw ang kaso sa pagkawala ng anak. Ako, simula nung una pa lamang, umasa na ako. Hanggang sa ngayon, naasa ako na mabibigyang linaw ito. Na kailangan kung ano yung totoo, yun ang maging maging resulta ng problemang ito. Kailangan kong malaman, kailangan kong maintindihan kung ano ba ang totoo, kung nasaan ang aming anak. Dahil ang aming anak ay mahalaga, mahalaga siya sa amin. Kailangan naming malaman na nasaan ba siya. Dumating din sa Batangas City Hall of Justice ang legal counsel ni De Castro upang tanggapin ang reply affidavit at motion to inhibit ng pamilya Camilon. Ayon sa kanya, hindi naman daw makakaapekto sa kaso ang dating trabaho ng legal counsel ni Magpantay. I don't think so because that was a long time ago. Well, I don't know if the Batangas Provincial's Office will decide, pero it will lengthen yung preliminary investigation for sure. We're supposed to file a comment on Monday. When it comes to preliminary investigation, I think it still boils down to evidence. Tumangging magbigay ng pahayag si Attorney Juanita Areta, ang legal counsel ni Magpantay. Samantala, emosyonal namang nanawagan ang ina ni Catherine kay Jeffrey Magpantay. Tingin raw kasi niya na kapag nagsalita na ito ay mas mabibigyang linaw ang paghahanap sa mahigit 3 buwan ng nawawalang anak. Nakikiusap naman ako bilang tao, bilang ina, na sila na may tao rin, na kailangan naman magsalita sila. Yun lang naman ang hinihiling namin yung malaman namin kung ano ang totoo. Sa Lunes, nakadakdang isumite ng panig ni Police Major Alan De Castro ang kanilang sagot hinggil sa reply affidavit ng panig ng pamilya Camilon. Samantala, bukas ang press briefing hinggil sa kasong administratibo ni Police Major Alan De Castro. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Nabiktima ng mandurukot ang 35-anyos na babaeng namimili sa Tiangge sa Batangas City. Ang suspect arestado. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Diretso kulungan ang 48-anyos na babaeng ito matapos dukutin ang isang cellphone na nagkakahalaga ng 10,000 piso na pagmamay-ari ng 35-anyos na babaeng residente ng Barangay 21, Poblacion, Batangas City habang namimili umano sa Tiangge sa lungsod kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, may kasama pa umano ang suspect at posibleng minanmanan ang biktima bago dukutin ang cellphone nito. Posible na nakita nung suspect na yung ating biktima ay naglagay ng cellphone sa kanyang bag matapos niya itong gamitin. So, yung opportunity na yon ay kaagad ginrab nitong ating suspect. Personal na dumulog ang biktima sa himpilan ng pulisya para i-report ang nangyari. Namukhaan daw niya ang suspect na kaagad namang nahuli ng pulisya. Napag-alaman ng otoridad na hindi residente sa lungsod ang suspect na dumayo lang sa lugar. Sila ay taga Baklaran, Paranaque. At dalawa sila, di umano, na dumayo dito para talaga magnakaw. Yun yung kanilang intention. Sa ngayon, naibalik na sa biktima ang ninakaw na cellphone. Dinala na rin sa piskalya ngayong araw ang suspect upang sampahan ng reklamong theft. Mag-ingat tayo, maging vigilant tayo sa ating mga gamit, sa ating kapaligiran. Tama yung ginawa ng ating biktima na hindi siya nag-react nung time na yon dahil inisip niya yung kanyang kaligtasan. At huwag mag-atubili na kagad lumapit sa Batangas City Police Station. May panawagan naman ang pulisya sa posibleng iba pang naging biktima ng mga suspect. Kung mayroon pang mga nabiktima nitong tao na ito, ay mangyari lamang po na magpunta po dito sa police station para po dagdag po na masampahan din po natin siya ng kaso. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.
Sumuko sa 59th Infantry Battalion ng Philippine Army ang umano'y rebelde na may mataas na katungkulan sa CPP-NPA-NDF sa Batangas. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Balik loob sa pamahalaan ang isang rebelde na umano'y may mataas na katungkulan sa CPP-NPA-NDF na kumikilos sa mga lalawigan ng Batangas, Quezon at Mindoro. Isinuko niya ang sarili sa 59th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Rosario, Batangas. Isinurender na rin ito ang iba't ibang uri ng armas na karaniwang dala at ginagamit sa kanilang operasyon. Para sa Southern Luzon Command, magandang indikasyon ng pagsuko ng mga makakaliwang grupo. Nito lang taong 2023, higit 1,000 ang nagbalik loob sa mga rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol. Nung dati nilang bashing masa kung tawagin, ay ngayon kasalukuyan ay nagipagtulungan na sa ating kababayan. Hindi lang gobyerno, may mga people's organization tayo dyan, mga NGO. Ipinagmalaki ng pamahalaan na wala ng aktibong NPA front sa bansa at na-neutralize na ito ng pamahalaan. Higit 1,700 armas ang nakuha mula sa communist at local terrorist. Maaari na natin ma-report na wala ng active NPA guerrilla front as of December of 2023. Kaya patuloy natin ipaglalaban ito. Kaya po ng Southern Luzon, lahat po ng guerrilla front dito ay ang tawag natin ay weekend o mahina na. Sa paniniwalang paghina pa ng puwersa ng mga makakaliwang grupo, inaasahang madaragdagan pa ang susuko sa mga otoridad. May nakahandang programa naman daw para sa mga ito ang pamahalaan sa pagsisimulang muli ng bagong buhay ng mga rebelde. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Webes, January 18, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at bayan ng San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng pagpapalit ng mga poste at row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nakita ang nasa 50 saksak sa katawan ng pinaslang na dentista at barangay kagawad sa Calapan City Oriental, Mindoro. May person of interest na rin sa krimen ng SITG Bulor. Ang pabuya naman para sa makapagtuturo sa sospek, nasa 300,000 pesos na. Narito ang report ni Paul Hernandez. Batay sa inisyal na report ng SOCO, lumalabas na nasa 50 saksak ang mabilis umanong kumitil sa kilalang dentista at kagawad ng Barangay San Vicente Central sa Calapan Oriental, Mindoro na si Doc Ting Bolor. Nakita ang mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Ayon sa Police Provincial Office o PPO Oriental, Mindoro, walang anumang senyales na nanlaban ng dentista. As per SOCO report din po, wala po silang nakitang struggle eh. Pero kaya sabi ko nga po, hinihintay pa rin namin yung ibang result kasi naging DNA test po ng ibang yung katulad sa nails. May person of interest na sa kaso ang binuong Special Investigation Task Group o SITG Bolor na masusipang tinutunton. Sabi po ng investigador, may dalawa silang person of interest as of this time. Mula nang magpalabas ng 200,000 pesos na reward money para matugis ang responsable sa krimen, may mga ulat na raw na natatanggap ang pulisya. Bagay na binavalidate pa nila. Umakyat na rin ang pabuya sa 300,000 pesos. May mga information silang sinusundan in connection with the POI na tinitingnan nila. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamilya ng nasawi sa mga otoridad. Matatanda ang natagpo ang duguan at nakahandusay ang 63-anyos na dentista sa loob ng kanyang kwarto umaga nitong Linggo. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nadiskubring nahaharap din sa kasong panggagahasa ang lalaking naaresto dahil sa illegal na droga sa Lubo, Batangas. Samantala, arestado sa Litagtag, Batangas ang lalaking nasangkot sa aksidente na ikinasawi ng isang pedestrian. Tutukan yan sa report na Denise Abante. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang 35-anyos na lalaking ito na itinuturing na Rank 1 Provincial Level Most Wanted Person ng Batangas Police dahil sa kasong 3 counts of rape. Biktima ng suspect ang 11 taong gulang na pamangkin. Nagsimula raw ang panggagahasa sa magkakaibang taon na nagsimula noong 2021 hanggang 2023. Kasalukuyan ang nakadetine ang suspect sa BJMP San Juan nang inilabas ang warrant of arrest.
ito po ay nahuli na rin po ng Lubo MPS sa drug case po niya. At nung linabas po yung warrant of arrest, lumabas rin po yung warrant po sa rape, saka po sa rape sexual assault na sinerve na rin po natin sa kanyang kulungan. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang suspect. Samantala, sa Alitagtag, Batangas, hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang lalaking ito na tubong tagkawayan Quezon matapos umanong takbuhan ang kinahaharap na reklamang reckless imprudence resulting to homicide noong October 21, 2023 kung saan nasawi ang isang lalaking patawid lang sana sa kalsada. Nasa kustodiya na ngayon ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Abiso naman ang pulisya sa ilan pang akusado. Sa mga suspects natin, accused natin na alam naman natin na meron tayong liabilidad na nagawa ay kaharapin na po natin para hindi na magtagal, kasi minsan po kasi umaabot sa point na may edad na yung mga accused natin tsaka lang masaserve yung warrant, kung kailan sana ang pwedeng in-enjoy na lang nila yung retirement nila sa mga pamilya nila is makukulong pa sila. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Nasagip ang tatlong adult green sea turtle mula sa isang baklad sa Calapan City Oriental, Mindoro. Narito ang report ni Paul Hernandez. Malulusog na pawikan ang na-rescue ng mga otoridad sa katubigang sakop ng Barangay Wawa sa Calapan Oriental, Mindoro. Ang tatlong green sea turtle na yan na trap umano sa baklad ng isang mangingisda sa lugar. Sinuri at inobserbahan ang kondisyon ng marine animal. Walang anumang sugat na nakita sa katawan nito. Kadalasang lumalaki ng hanggang 5 talampakan ang haba ng green sea turtle at tumitimbang ng hanggang 700 pounds. Pinangunahan ng Fisheries Management Office, PNP Maritime Group at Bantay Dagat sa lungsod ang pagpapakawala sa mga ito sa natural nitong tahanan. Mahalagang maalagaan ang green sea turtle, lalo't nabibilang na ito sa mga endangered species. Plano ng lokal na pamahalaan na ireorient ang komunidad sa mahalagang papel nila sa conservation ng marine life. Para matuto rin yung mga bata na how to protect our environment at saka ito. Kasi itong mga ito yung mga mawawala na ito eh, di ba? So kung mapapangalaga natin, so yung from generation to generation, makakakita pa sa ganito sila na ganito kalalaki. May programa rin ang lokal na pamahalaan ng pagbibigay insentibo sa mga magre-report sa kanila ng green sea turtle sightings sa lugar. Batay sa RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act, bawal ang panghuhuli, pangungulekta at pagmamayari ng mga buhay ilang. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nagsasanay na ng Wushu ang mga bagong sangre at kanilang co-stars para sa fight scenes ng Encantadio Chronicles Sangre. Samantala, kinundi na naman ng GMA ang kumakalat na fake audition ng Encantadio Chronicles Sangre. Narito ang report ni Hazel Alviar. Sangre mode na sina Bianca Umali, Kelvin Miranda at Faith Da Silva na back to Wushu training bilang paghahanda sa upcoming Kapuso Epic series na Encantadio Chronicles Sangre. Last year pa raw nila sinimula ng iba't ibang training sa mga gagawing fight scenes. Masaya kasi may bond din siya for all of us. Kasi tulad nito, pare-parehas kaming na-challenge, pare-parehas kaming pinagtutuunan namin ng pansin yung bawat move. And I think it makes the connection better. Iba talaga pala yung feeling ng Wushu. Kasi the way na i-extend mo yung body mo with control and power at the same time. Kailangan talaga ano yung galaw eh, broad. So yung Wushu na movement, parang ano siya, yun yung nababagay na stance para sa aming mga sangre. Kasama rin nilang mag-train ang iba pang cast na sina Shuvi Etrata at Bianca Manalo na kagagaling lang ng bakasyon. Ibang klase yung fight training, yung talagang Team Philippines yung nagtitrain sa amin, di ba? So nakaka-proud. Kaugnay ng upcoming Kapuso Epic Series, nagbabala naman ang cast at produksyon tungkol sa umano'y kumakalat na post sa social media na open auditions para sa show. Sa kanilang opisyal na pahayag, kinukundi na ng GMA Entertainment Group ang mga nasa likod ng mga kumakalat na fake audition para sa Encantadio Chronicles Sangre. Hindi otorisadong ginagamit ng mga umano'y scammer ang pangalan ng GMA Network para makapangalap ng pera o mga larawan. Ipinapaalam sa publiko na walang nagaganap na audition para sa serye at anumang official announcement ay manggagaling lang sa mga official social media account ng GMA.
Napakarami po ang nabibiktima ng mga posts na ito, ng mga fake news na ito tungkol sa aming open auditions. Sana po maging mas maingat po tayo, wag po tayo agad-agad magbibigay ng personal information, wag po tayo agad-agad kakagat sa mga sinasabi nila at wag tayo pupunta kung saan-saan. Hazel Alvion, Palitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Webes, January 18, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Agunsilio, Batangas. Magsisimula ito alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga poste at paglilipat ng mga linya, kalinsabay ang paglilipat ng tapping line ng mga kabahayan. Ito ang GMA Regional TV, Palitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Palitang Southern Tagalog. Natagpuan ang palutang-lutang ang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki sa dagat na sakop ng Tingloy, Batangas. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Pumalaot ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG Batangas para i-retrieve ang bangkay ng isang lalaki sa katubigang bahagi ng Barangay Gamaw, Tingloy, Batangas. Naaagnas na ang katawan ng lalaki na tinatayong tatlong araw nang nagpapalutang-lutang sa dagat. Nadiskubre yan ang isang naglalayag na barko na biyaheng Batangas pa Abre de Ilog sa Occidental Mindoro. Ininform na rin lahat ng mga substation under sa EOR ng province of Batangas na matandak na rin ang information related sa same incident. Naka-orange na pang itaas ang lalaki, green na shorts at tinatayang nasa 25 hanggang 30 taong gulang ang natagpo ang bangkay. Isinasailalim na sa autopsy ng SOCO ang bangkay. Upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Ang result ng autopsy is 7 days pa, sir. Panawagan ng PCG Batangas na makipag-ugnayan sa kanilang himpilan kung may nawawala silang miyembro ng pamilya. Bukas ang kanilang tanggapan sa anumang impormasyong makakatulong sa kaso. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Generally peaceful ang isang linggong selebrasyon ng Batangas City Fiesta 2024 ayon sa pulisya. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Matapos ang halos ilang linggong preparasyon, koordinasyon at pagpupulong kaugnay sa laging aktibidad sa Batangas City Fiesta, generally peaceful ang isang linggong aktibidad sa kapistahan ayon sa pulisya. Bagamat may mga naitalang insidente ng nakawan at away, kaagad din naman itong naresolba. At ito naman ay dahil din sa tulong-tulong ng bawat ahensya ng gobyerno na dito sa atin na nakibahagi para ma-maintain po natin yung kaayusan, kapayapaan dito sa ating lungsod ng Batangas City. Yung members po, especially ng ating incident management team na working, very grateful ako dahil talagang napakasisipag po nila. Sa pagtataya ng Batangas City PNP, mahigit 500,000 katao daw ang nakilahok at dumayo sa lungsod. Mas mataas na bilang kumpara sa mahigit 100,000 lamang noong nakaraang taon. Yung ating mga kabababayan din, no? Batangan yun din po talaga ay napakababait and disiplinado. And kudos to all of you at talagang naidaos po natin yung ating city fiesta na maayos. Pagtitiyak ng pulisya na kahit natapos na ang mga aktibidad na may kinalaman sa kapistahan ng lungsod, patuloy ang kanilang isa sa gawang pagbabantay sa komunidad para sa seguridad at kaligtasan ng mga residente. Hindi naman namin ilo-lower down yung aming guards sa pertaining sa ating peace and order. All the more na lalo pa naming papaigtingin ang ating kampanya para po mapanatiling tahimik at mapayapa ang lungsod ng Batangas City. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, maging handa pa rin sa pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Huwag pa rin kalimutang magdala ng inyong mga jacket at mga pananggalang sa ulan dahil ayon sa PAGASA, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ihip ng Northeast Monsoon o Hanging Amihan sa Luzon at Visayas at shear line naman sa Mindanao. Lalawigan ang Occidental at Oriental Mindoro ang ulanin ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Sa Visayas, posible ang localized thunderstorms, habang makulimlim na kalangitan ang aasahan sa Mindanao. Doble ingat ang mga kapuso natin dyan, lalo't posible ang landslide dahil sa paglambot ng lupa dulot ng pagbaha. Dinarayo ang food trip by the lake ng ilang namamasyal sa Barangay Halang sa Lipa City.
Samantala, walang naitatalang pagyanig ang FIVOC sa palibot ng Bulkang Taal. Narito ang report ni Paul Hernandez. Food trip by the lake ang idinayo ng magkakaibigan ni Marian at Carlos Miguel sa Halang, Lipa City. Deserve naman daw nilang makapag-unwind ngayong sem break sa kolehiyo. Hindi naman daw sila nabigo ng magandang tanawin ng Bulkang Taal. To relax po with friends at saka po heal sa mga naging academic ano po, stress moments. Gawa ng mga finals at midterm. Kaya kailangan mag-relax muna. Tanaw-tanaw na lang daw muna sila sa Bulkan at Lawa. Wala naman daw nakapangangambang aktibidad ang Taal. Sa katunayan, walang naitala ang FIVOC na volcanic earthquake base sa 24-hour monitoring ng Taal Observatory. Mahigit 8,000 tonelada pa rin ang volume ng sulfur dioxide na huling nairehistro ng ahensya. Wala naman daw volcanic smog o fog na naitala ang FIVOC. Mabilis ang takbo ng hangin sa himpapawid na umaabot sa 12 meters per second. Nakakabuo lang daw ng fog kung mabagal ang hangin. Alam natin na talagang titigil ang usok sa atmospheric level. At yun ang nagiging cause ng fog or smog. Kaya kung makakalanghap man daw ng amoy asupre na nagdudulot ng pananakit ng lalamunan, agad na magsuot ng face mask. Huwag na rin daw lumabas ng bahay o magsagawa ng outdoor activities. Hindi pa rin inaalis ang babala sa alert level 1 sa Bulkan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ano kaya ang pinagkaiba ng karakter ni Joe M. Bascon sa asawa ng asawa ko sa mga dati na niyang nagampanan? Samantala, kinagiliwan ng netizens ang larawan ni Love Diary Pit Star Jenilyn Mercado na nakamotorsiklo. Narito ang report ni Hazel Alviar. Gumaganap bilang Leon si Joe M. Bascon sa bagong serye na Asawa ng Asawa Ko. Pinangungunahan ng kanyang karakter ang rebelding grupo na kalasag sa serye. May pagkakatulad daw ang kanyang karakter bilang kontrabida sa mga dati na niyang nagampanan. Pero ang pagkakaiba raw ngayon ay hindi lang siya basta masama dahil sa nasabing serye ay pinaglalaban ng kalasag ang mga nang-aapi sa kanilang mga kasamahan. Patuloy na subaybayan ang Asawa ng Asawa Ko Lunes hanggang Webes, 9:35 p.m. sa GMA Prime. Maangas at cute, yan naman ang komento ng ilang netizens na aliw sa mga larawang ibinahagi ni Love Diary Pit Star Jenilyn Mercado habang sakay ng big bike. Kasama kasi sa kanyang post ang larawan ng asawang si Dennis Trillion na sinamahan siya sa kanyang pagmumotor gamit ang isang scooter. Patuloy na subaybayan si Jenilyn Mercado sa Love Diary Pit, 8:50 p.m. sa GMA Prime. Samantala, dahil sa pagkabunyag ng katotohanan tungkol sa Golden Scorpion, ipaaresto na si General Policarpio habang si Calvin ay pagtatangkaan ang buhay ni Paeng. Ang mga kapanapanabik na eksena sa Black Rider huwag palampasin pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, tara na at makisaya sa isa na namang star-studded kapuso fiesta sa Lipa City sa darating na Sabado, January 20. Makakasama natin ang ilang cast ng Asawa ng Asawa Ko na sina Jasmine Curtis Smith, Martin Del Rosario, Lizelle Lopez at Kim De Leon. Makikisaya rin ang Sparkles na sina E.A. Guzman, Paul Salas at John Rex Baculfo, kasama ang kapuso host na si Pipita Curtis. Kita-kits tayo mga kapuso sa Plaza Independencia simula alas 7:30 ng gabi. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.